hindi na siya mapihit yung switch niya. Itong dalawa talaga yung hindi na mapihit. Ayan, ano, dami niya. Dami-dami po. Hello po ka-partners, welcome back po dito sa aking YouTube channel. Meron tayong gagawin ngayon. At ang problema po pala nito ay hindi na siya mapihit yung switch niya. Ayan. Itong dalawa talaga yung hindi na mapihit. So yun po yung i-share ko sa inyo yung trouble na gagawin natin ngayon. So sa pagtanggal nito, yung mga screw niya. Kasi dito nakamount yung burner head niya. So sumasabay na yung burner niya kasi dito yan nakamount. Yan. Dito sa isa. Sunod natin itong dalawang switch handle. Ayan. Gawa na natin. Tarin natin. So ito na yun. Ayusin natin. Aside na natin ito. So ito na yung T-pipe, yung gas pipe natin at saka yung ating switch. So dito yung may problema. So tanggalin natin to. Okay. So matigas siya dahil first time pa ito nabuksan. Ayan, napakadaming dumi dito. Oh. Punong-puno. Yun yung problema. Kaya po na stuck up po ito. May problema yung regulator pagkaganito. Yun yung dahilan pagkaganito. Yan. No, kita nyo. Madumi din. Pero hindi masyado. Tulad dito na natakpan na talaga yung butas. So, ayan na no. Dami niya. Ayan no. Ano ba yan? Dami-dami po. Kaya po nag-stack up yung ating switch dito. Ang dami po. So, buksan ko muna to. Ayan. So, sundan nyo lang po ito kung ano yung ginagalaw natin na parts dito. So, napakasimple lang naman. Ayan. So, ito po yung tatanggalin natin. So napakatigas po. Tanggalin natin ang WD-40.
Yan. So meron tayong kerosene gas, babad natin para matanggal yung dumi niya. So possible yung filter ng ating regulator ay sira na, no? So ito, malinis na siya. So pwede na natin ito ibalik. Magamit tayo ng oil. Konti lang. Lambot lang siya. Mapadulas. Ganyan na. So ganyan yung position. So, pagbalik natin, ito yung pinaka-input ng gas. So, dito, pasok. Tapos ganyan yung position niya. Ayan. So ito yung open ng gas, ayan. So ganyan yung position niya. Pag open natin, pag click ganyan. Pag ganyan. Ayan ba? So ganyan 'yan. May marking pa siya sa butas dito, ayan oh, ganyan. Tapos yung maliit. Posisyon niya. Ayan. Ito. Tapos ganyan yung posisyon niya. Pasok natin dito. Yung spring, no? Ganyan. Ayan. So, ganyan siya. So, balik natin itong dalawang screw. Ayan. Yung handle, try natin. So, balik muna natin ito. Ito yung kanyang plug. Ayan. Subukan natin. Ayan, yung problema. Dito lumalabas yung kanyang kuryente. So, cut natin. Ayan. So, balik natin. Okay, try it. So, may problema siya sa kanyang plug. Itong dito siya. Yung kuryente niya. Minsan yan. So, kita nyo. So, tanggalin natin. Ayan. Punta natin. Lawang sa ilalim to. Bukan natin palitan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Subukan natin. Ayan. So, dire-diretso na siya. Ayan. Ayan. Na siya lumalabas dito. So, let's
strip na siya doon sa may dulo. Dito. Ito na naman isa. So, napaka tigas po nito. Mabasag na lang yung ano na. Ayan o. So, ayan. So, buksan ko lang muna. Natin to. Yeah. So ito. Ito yung tatandaan nyo kasi pag balik ta dito, hindi yan mapipihit. Dire-diretso na siya, hindi na siya kakapit, no? Pagpihit natin yung trigger niya. Ayan. Reporte dito. Pa natin para hindi matamaan sa ngipin ng ating plier. Katigas. Sana. Hayin natin dito. Tusukin natin yung mga butas niya. Ito. Maliit na tire wire, no? Ang oil na to na ginamit natin ay pang heat resistance po ito. Pwede yung gear oil. Okay. Position po nito, yung pinaka-input ng inlet ng ating gas, ito yung mailagay natin, yung itapat natin dito. Yan, yan, diba? So, ito. Tura niya din. Yan, ito. Yan siya. Ito, yan. So, nakita natin dito, medyo makalawang ito. Dahil ito, palitan natin. Touch natin. Okay. Tapos subukan natin ikabit. Yan. So, ito na yung dalawang switch natin. Ayan. Ayos na. So, kabit na natin ito ulit. So, ganyan yung resulta pagka problemado na yung regulator natin. Yung kadalasan pagka luma na yung regulator natin, iyan po yung resulta. Okay. So, kabit na natin ulit. Ayan.
Okay. Diba? Okay. Sa kasing board na nito, single manifold siya, yung gas saver. Ito. Yung sa kabila din ay dalawa. Meron siya yung inner crown dito. Yung burner head niya dalawa. Ito isa lang. Isa lang. Nawala siyang center. Okay. Okay, so ibabalik na natin. Ayan, so dito. Lagyan natin yung nuts sa ilalim. Okay, testing po natin. So, tapos natin na ibalik yung dalawang burner niya at saka na-fix na natin. So, testing natin kung gagana na ba siya. Ayan. So, open natin. Ayan. So, kailangan lang natin sip dito yung kanyang adjustment dito sa kanyang air vent dito. Ayan. Ayan. Okay. Okay, so maayos na. So, partner, sana may nakuha kayo at may natutunan kayo sa na-share natin na video ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. So, please consider to click to subscribe at pindutin yung bell icon sa baba para ma-notify kayo every may bago tayong ma-share sa inyo na repair tutorial. So, maraming salamat po. God bless. Bye-bye.